Pagbukas ko ulit ang pinto, guys, hindi ulit si Romeo yun. Walang tao. And naririnig ko talaga yung footstep katulad na katulad kapag si Romeo yung umakyat. So hindi ko alam kung tao ba talaga yun na pinagtitripan lang ako para matakot ako. And may nagsabi na rin sa akin na dapat daw kapag gano'n, ng mga alauna, alas dos, alas tres yung kumakatok, huwag mo na daw bubuksan. Lalo na kung hindi mo naman talaga kilala. Yung as in, tinanong mo naman sino yan, di sumagot. Dapat daw hindi binubuksan. Kasi daw baka mamaya bad spirit talaga yun. Eh hindi ko naman na naisip yun. And then napansin ko lang din dun sa bahay na yun. Kapag ka straight na isang linggo kaming okay ni Romeo, as iniwin kami nag-aaway, nagkakatampuhan, biglang the next week, eto na, bigla kami nag-aaway out of nowhere. Yung kahit ang babaw ng dahilan, yung isa sa amin sobrang grabe mag-react. Yung tipong hindi mo talaga ina-expect na bakit ganito ka mag-react, ang liit na bagay lang pinag-aaway natin. So parang feeling namin yung multo or kung anumang something dun sa bahay na yun, ayaw na nakikitang okay kami ni Romeo. And lahat ng malalang away namin, dun nangyari sa bahay na yun. As in, pinakamalala sa malala pa. Dumating pa nga sa point na gusto ko na lang magpakamatay. Kasi nga lagi kami nag-aaway ni Romeo. So parang ang naisip kong escape is pakamatay na lang ako kasi hindi ko na kaya yung toxic ng relasyon natin. Hindi ko naisip yung pamilya ko. Wala akong ganong naisip. As in, parang laging may bumubulong sa tenga ko na pakamatay ka na lang, wala nang nagmamahal sa'yo. Ganun palagi. So iniisip ko, baka ina-anxiety lang ako. Pero talaga guys, naririnig ko yung boses. Naririnig ko siya, naging nasa utak ko, lalo na pag mag-isa ko. Tapos parang pagkakatanda ko pa nga, ang sinasabi ng isip ko, kung hindi mo kayang saktan yung kasama mo, si Romeo, saktan mo yung sarili mo. So kada nagagalit ako kay Romeo, kahit ang liit na bagay, ang lala ko magalit sa kanya. And then konting kibot, gusto ko talaga lagi, pakamatay na lang ako. And then kahit anong pag-motivate sa akin ni Romeo, hindi na ako nakikinig. Parang ang gusto ko na lang talaga, okay, gusto ko nung pahinga, gusto ko nung pakamatay. Ganun na lagi. That's the time nung nanghingi na ako ng tulong sa tita kong manggagamot. So kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa akin, kung ilang beses kong tinry, yung nga kinuwento ko nga sa tita ko lahat, kung kailan nagsimula yun, kung ilang beses ko rin sinubukang patayin yung sarili ko. So una tinanong niya nga ako, baka naman nanonood ka lagi ng horror movie, kaya lagi kang binabangungot. Sabi ko, tita, hindi. Takot nga ako manood ng mga horror. Tapos yun, parang ang sabi ng tita ko, bukas daw kasi yung kaluluwa ko. So madali akong maka-attract ng bad spirit. And since nakita nila na mahina ako, kasi nga may anxiety din ako, so parang naging opportunity yun ng mga bad spirit para kunin yung kaluluwa ko. Kaya sinususulan nila ako na patayin ko yung sarili ko. Kasi daw parang ang mangyayari dun is makukuha nila yung spirit ko. So binigyan ako ng tita ko nitong bracelet na to. Na blessed daw tong bracelet na to and lagi ko daw suotin. And pinagbawalan din niya ako manood ng horror movies. So 2 years na ako hindi nakakanood ng horror guys. And lapitin talaga ako ng mga ganong bagay. Ilang beses na rin ako nabate, na mga spirito din natin nakikita, sa Baguio, pati yung mga kapre-kapre, ang dami! Tapos after lahat ng mga nangyari na yun, biglang nagkwento tong isa sa mga matagal na nakatira dun, kapitbahay namin siya. Sabi niya sa akin, may dating nakatira pala dun na nagbigti, kaya pala ganun yung ambience sa loob ng bahay. Na parang kahit mag-isa ka, para ka laging may kasama. Kaya sabi ko doon, bakit ngayon mo lang sa akin sinabi? Eh di sana hindi kami lumipat doon. Tapos yun guys, yung bandang palipat na kami, siguro mga 2 months bago kami malis doon. Kasi yung mga huling buwan namin doon, bago kami malis, sobrang bihira na kami umuwi. Kaya lagi na rin kami nandito sa bahay na to. Bigla na lang namin nabalitaan, yung nakatira sa kabilang bahay, nagbigti din. Ah, nakakaawa pa, ang niliit pa ng mga anak niya. So sabi nila, baka daw may postpartum, kaya nagpakamatay, although may possibility. Pero lahat na kamag-anak doon, ang sabi nila, imposibleng gawin niyo yun kasi masayahing tao yun. And hindi nga halatang may postpartum. Andang parang balak pa nga sana, isama nung nanay sa pagbibigti niya yung 3 niyang maliliit na anak. So umalis na talaga kami. Hindi na talaga kami umuwi or natulog doon. And take note guys, kapag nagkakagulo kami ni Romeo, inaasahan na namin lagi na may kasunod na mag-aaway na taga-ibang unit. Yes, laging ganun yung eksena. Sa buong building na yun, feeling ko parang may sumpa talaga. Kasi example, Lunes ngayon, nag-away kami ni Romeo. Sa Wednesday, aabangan namin may mag-aaway na isa doon sa 2 unit sa baba. Ganun lagi. Sa malala pa doon, sakitan lagi ang away nila. May one time pa nga na hindi kami umuwi doon. And then yung friend ko na nakatira katabing side lang namin yung unit niya, tumawag sa akin. Tinatanong niya kung nandun daw ba ako sa bahay. Sabi ko, wala, bakit? Sabi niya, te, kasi yung nakatira dun sa baba natin, duguan. Hindi daw niya alam kung sinaksak daw nung anak yung sariling tatay. Kaya sabi ko, bakit naman ganun? Nagkakaduguan-duguan na doon sa baba? Sabi niya, te, hindi ko nga rin alam. Exacto, yung friend ko na yung buntis. Sabi ko, humanap ka na ng ibang kasama mo. O kaya pa uwiin mo na yung asawa mo. Hindi nabalitaan ko, ngayon umalis na rin sila. Kasi nga since buntis siya, siya rin nakakaranas ko kung ano-ano. May kumakatok, may nagpaparamdam. Hindi ko talaga alam kung anong meron sa building na yun.